kine-question nila yung existing ng existing ng Diyos, no? Kine-question nila, maraming bagay ang kine-question nila tungkol dito po sa tungkol sa mga itinuturo ng banal na kasulatan. At ang isa nga sa kine-question nila ay yung tungkol sa muling pagkabuhay na magmuli. At yun po ang aking nais ibahagi sa inyo at i-share ko po sa inyo ang bagay na ito, no? I-share ko yung sa screen, ano? Sa dulo na yung ano, teka muna. Ayan, okay. Okay, so simulan na po natin yung ating pag-aaral. At ang aking pong lesson ay may kinalaman po doon sa muling pagkabuhay. At ang kukunan po natin ng aklat, no, yung ating pag-aaralan ay yung sa 1 Corinthians chapter 15. At ito pong kapitulong ito ay napakahaba sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo tungkol sa pagkabuhay na magmuli. Kaya ito po ay puputuling ko sa dalawa. So yung pong maririnig natin ngayong umaga ay part 1. At sa susunod po na magkakaroon ng pagkakataon at ma-schedule uli ako ni Brother Darwin, ano po, ay itutuloy po natin ang paksang ito, ano po. Kasi napakahaba at kung ipag-iisahin ko lang po ay baka maubusan tayo ng yung allowable time na ibinibigay sa atin ng ni Zoom, ano? So kaya nga ito po ay kahahatiin ko lang muna ang subject na ito. At ang babasahin po natin ay verse by verse nitong aklat ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Corinto doon po sa chapter 15. Ayan nga, nilagyan po natin siya ng titulo na Resurrection from the Dead. So yung pong nakatingin sa monitor, naisi-share ko ba yung aking paksa? Hindi ko alam kung naisi-share ko sa inyo to. Nababasa niyo po ba yung aking illustration? Naka-mute ka po. Kita, brother. Ah, sige po. Oh. Kasi po, kanina pa kami nagtutulungan ng aking anak, no, kung paano ito ipalalabas sa ano sa screen, no, mag-share screen. Salamat naman sa Diyos at naisi-share ko po itong ating lesson, no, meron tayong mga illustration na gagawin. So, babasahin ko po ang 1 Corinthians chapter 1 verse 2 at NIV na po ang aking babasahin at ganito po ating mababasa, no. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved if you hold firmly to the word I preached to you, otherwise you have believed in vain. So siguro magtataka kayo, sabi ni Brother Bot, resurrection yung subject niya, bakit parang gospel yung kanyang nabasa. Ito po yung introduction ni Apostol Pablo, no, sa pagsasalaysay niya tungkol pagtuturo niya tungkol sa resurrection. So sinusundan ko lang po. At malalaman natin bakit yung gospel na ito ay may kinalaman doon sa resurrection. At bakit ang resurrection ay mabuting balita. So pansinin po lang natin itong nabasa po natin, ano, ulitin ko po. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel that I preach to you, which you receive and on which you have taken your stand. By this gospel, sabi, you are saved if you hold firmly to the word I preach to you. Otherwise, you have believed in vain. So, mangyayari niyan, naniwala kayo na walang kabuluhan. Bigyan mo natin ng illustration. Ayan po yung illustration, ano? Sabi ni Apostol Pablo, the gospel that I preach. Ibig sabihin, the gospel that I preach, you heard. Na? The gospel that you receive
and the gospel you stand. So may stages po, no? The gospel that I preach, the gospel that you receive, and the gospel you stand. So pansinin po natin, yung gospel na ito na kanilang narinig, tinanggap nila. At kumisa pinagtatalo na yan, paano tinatanggap ang ebanghelyo? Ayon po sa Acts chapter 2 verse 40 to 41, ganito po ang ating mababasa. And with many other words, he testified and exhorted them, saying, "Be saved from this perverse generation." Then those who gladly received his word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Ang context po nito yung Acts 2. Ito po yung pagbaba ng Espiritu Santo, ano po, at nagpasimula yung pangangaral ni Apostol Pedro. No? Ito yung pasimula ng kanilang pangangaral matapos ang ating Panginoong Kristo mamatay, libing at muling mabuhay. Nangaral po sila sa Jerusalem ng Acts 2 at patuloy na sila'y nangangaral. At sa patuloy na lang pangangaral, ang sabi nga dito, then those who gladly receive his word were baptized. So mapapansin po natin, tanong natin kanina paano ba tinatanggap yung pangangaral ng ebanghelyo na ating napapakinggan? Ayon dito sa ating nabasa, sa pagpapatuloy ng pangangaral ni Pedro, yung pong mga tumanggap ay ano, nabautismohan. So, importante pong maintindihan po ito ng mga ano, ng mga tao na hindi basta-basta sasabihin natin, tinatanggap natin ang ating Panginoong Kristo na dakilang tagapagligtas kung hindi tayo dadaan dito sa prosesong ito na itinuturo ng mga apostol na ang mga tatanggap ay dapat ano, mabautismohan. So importante po 'yon. Ito po ay isa sa mga talatang dapat nating maalala sa tuwing kino-question bakit tayo nagbabautismo ng tao. Ha? Hindi pwedeng sabihin na tinanggap niya ang aral nang hindi siya nabautismohan. Sapagkat dito mapapansin po natin yung pong malugod na tumanggap ay ano, ay nabautismohan. Kaya yung pong illustration natin ay kukumpletuhin na natin, no? Sabi ni Apostle Pablo, the gospel that I preach, ibig sabihin, the gospel that you heard, the gospel that you receive, ibig sabihin po niyan, tinanggap ng bautismo at hindi naman pwede mabautismo kundi mananampalataya. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismohan maliligtas. Sa mga tuwid, hindi pwede mabautismohan ang tao kung hindi po siya mananampalataya. Kaya po yung stage po dyan na sinabing nireceive nila ang ebanghelyong ipinangaral ni Pablo, ibig sabihin po niyan, tinanggap nila ito na may pananampalataya at pagsusumiti ng pagbabautismo. Pero hindi po natatapos doon. Ang sabi po, the gospel that I preach, the gospel that you receive, the gospel that you ano, stand and hold firmly. So pansinin po natin, hindi lang basta-basta tatanggapin ang ebanghelyo, kinakailangan rin po itong ano, panatilihan. Doon lamang po, sa lahat po ng banal, pagbabasa po natin ng banal kasulatan, sa lahat po ng mga verses na may kinalaman sa salvation, ito lang po ang ano, talata na nagsasabi, you are saved. Okay? Pansinin po ninyo, sabi po ng ating Panginoong Kristo, go into all the world and preach the gospel. Whoever believes and is baptized shall be saved. At iba pa mga talatang babasahin natin, laging will be saved. Pero itong talatang ito, nagtitiyak po no? Na ikaw ay ligtas kung ikaw ay ano, nakakinig ng aral, tinanggap mo ang aral sa pamagitan ng pananampalataya pagbabautismo at ikaw ay ano, nananatili. No? Patuloy na isinasakabuhay mo yung at patuloy na pinanghawakan mo yung pananampalatayang tinanggap mo. No? So dapat nating mapansin 'yan, no?
si Apostol Pablo, isang attorney, kaya kung lumatag siya ng talata, eh, kung lumatag siya po ng mga statement, eh, talagang mapapansin po natin ano, na ano eh, talagang ang tawag doon, nasa ang tawag doon, nasa naka-organize eh, no? Hindi lamang po ito ay mapapakinggan, ito ay dapat pa ano, tatanggapin at ito ay dapat ano, pananatilihan. Ebanghelyo po ito. At dito po sa 1 Corinthians chapter 15, ang ebanghelyo pong sinasabi po dito ay may kinalaman sa ano, sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesus. Ang sabi po ng banal na kasulatan doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3 to 4 ay ganito. Pansinin po ninyo, kasunod po ito ng talatang 1 to 1 verse 1 and 2 at ngayon na po ay nasa 3 and 4. So, yung sinasabi pong ebanghelyo na aking pinangaral, na inyong tinanggap, na inyong pinanatilihan, may kinalaman po ito doon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Yung kanyang kamatayan, yung kanyang pagkalibing at muling pagkabuhay. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, "For what I received, I pass on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that He was buried, that He was raised on the third day according to the Scriptures." So makikita natin kung maglatag si Apostle Pablo, no? Eh, meron siyang backup, no, ng scripture. Ang sinasabi niya sa Old Testament, sinasabi na ito na may pinangako ang Diyos na Kristo at sa kanyang pagdating, malalaman mo na siya ay ano, siya na nga ang Kristo kung siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. Kaya nga ito'y good news, the death, burial and resurrection of our Lord Jesus ay good news sapagkat ano, ito ay nag-i-establish sa kanya bilang si Jesus na siya ang Kristong ipinangako ng Diyos ng una doon sa Old Testament. Kaya nga ang backup ni Apostol Pablo ay according to the scripture. Basahin niyo ang scripture. Sinasabi ito ng scripture na ano, pagdating ng Kristo, siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. At may dumating na Jesus, siya po'y namatay, inilibing, at muling nabubuhay. So, pansinin po natin, kung ang Kristong ipinangako ay mamamatay, ililibing, at muling mabubuhay, at ang Jesus na ito na dumating ay namatay at muling mabuhay, o muling nabuhay sa ikatlong araw, siya na nga ang Kristo. Kaya nga po, ang death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Hesukristo ay ano, ay ebanghelyo o tinatawag na mabuting balita. Sapagkat ano, dito ay pinatutuhanan na ng Diyos na ano, yung kanyang pangako ng nakaraan ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng ano, ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga ebanghelyo ito eh. Yung ebanghelyong ito sinasabi ni Apostol Pablo, ito may kinalaman sa ano, sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang ebanghelyo ay may kinalaman sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit kailangan mangyari ito? Bakit kailangan dumaan sa prosesong ano, siya ay mamamatay, ililibing at mabubuhay? Sapagkat yun yung pinangako eh. Pinangako sa Old Testament na merong darating na Kristo at siya ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay. At ang Kristong ito, walang iba kundi si Jesus sapagkat siya ay namatay, nilibing at muling mabubuhay. At ito'y konektado at hindi ito iba doon sa sinasabi sa Galacia. Ang sabi po doon sa Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 8 ay ganito. "And the scriptures, foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preach the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be saved." Ang sinin po natin sa pamagitan ng banal na kasulatan, nasa banal na kasulatan, kung babasahin ang banal na kasulatan, na andun na, pinatutunayan na
na nang una pa ipinangaral ang Ebanghelyo o mabuting balita kay Abraham na sinasabi pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ano ibig sabihin pagpapalain ang lahat ng mga bansa? Ang lahat ng mabasa ay liligtas o bibigyan ng pag-asa sa ano? Sa pagkabuhay na maguli tungo sa buhay na walang hanggan. Pero sino po ang tutupad nito? Sa verse 16, ang sabi po ay ano? Ay si Kristo. Sa makatuwid, kung ang muling pagkabuhay ng Kristo ay nagpapatunay na siya ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus ay nagpapatunay na siya ang Kristo, sa makatuwid, kung siya ang Kristo, siya ang tutupad nitong ebanghelyong ipinangaral ng Diyos kay Abraham na blessings of all nation. Okay? So, yung pagpapala ng lahat ng bansa, tutupad rin ng Kristo, at ang Kristong darating ay mamamatay, ililibing at muling mabubuhay, naganap kay Jesus, na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Kaya nga ang kamatayan at pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus ay, ano, ay tunay na mabuting balita para sa atin. Sapagkat lahat ng mga ipinangako ng Diyos sa matandang tipan ay tinupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo. Kaya nga sa pagpapatuloy ng tatalakay ni Apostle Pablo dito po sa 1 Corinthians chapter 15 ay pinatunayan niya. Hindi lang niya basta sinabi, kundi pinatunayan niya na tunay nga na ang Jesus na ito namatay, nilibing, at muling nabuhay. Ganito po ang ating mabasa doon po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 5 to 6. Ang ating pong babasahin ay nasa NIV na. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito. And that he appeared to Cephas and then to the 12. Bakit niya sinasabi ito? Ang pinatutunayan niya dito, tunay ngang nabuhay na maguli si Jesus. Ha? Kasi gusto niyang patunayan na yung sinasabi ng Old Testament na mamamatay ang Kristo, ililibing at muling mabubuhay, ay, ano, ay matutupad. At totoong natupad sa pamagitan ni Jesus. Ang sabi, and that he appeared to Cephas and then to the 12. After that, he appeared to more than 500 of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living. Pag sinabing at the same time, isang panahon lang nakita siya ng ano, ng 500 people, lalaki at mga babae. At sinabi ni Apostol Pablo, totoo ko rito, kung gusto nyo, pwede nyo silang interviewin sapagkat ano, namatay ang ating Panginoon Kristo noong 33 AD, nasaksihan ng muling kapagkabuhay niya, ang sabi niya, itong 500 na ito, ay ano, ang ilan dito buhay pa. Na, ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi ako nagsisinungaling, totoo itong aking claim. Bakit? Pwede niyong interviewin yung 500 na yan eh. Ang ilan dyan, buhay pa eh. Pwede niyo nang puntahan at ano, tanungin kung totoo yung sinasabi ko. Sapagkat ano, buhay pa sila hanggang ngayon. Katunayan si Apostle Pablo, buhay pa nga eh. Kaya nga eh, siya yung sumulat nitong 1 Corinthians. Ano? Buhay pa siya at isa siya sa mga naging saksi ng ano, ng katotohanan ito. Na ang ating Panginoong Jesus, siya'y namatay, nilibing, at muling nabuhay. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 7 to 8, ganito po ating mababasa. Then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me. Yung sinasabi niyang occasion na ito na nagpakitang muli ang ating Panginoong Kristo na buhay, doon po ito yung kasagsaga ng init niya na ng pagpe-persecute sa mga Kristiyano o sa mga alagad ng ating Panginoong Kristo doon sa daan ng Damasco, papunta po siya sa Damasco. Doon po sa daan na papunta sa Damasco, sinalubong siya ng ating Panginoong Kristo. So nasaksihan niya na ano, na totoong buhay ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi niya sa kahuli-hulihan napakita siya sa akin. And then he appeared to James, then to all the apostles, and last of all, he appeared to me also
as to one abnormally born. Sa verse 9, ganito ating mabasa, for I am the least of the apostles and do not even deserve to be called apostle because I persecuted the church of God. Sabi ng ni Apostle Pablo, akong kauliho lang sa mga apostol na pinakitaan. Katunayan, hindi nga ako dapat katawaging apostol. Bakit? Nung panahon na yun, pinipersecute ko yung mga yung iglesia ng Diyos, yung mga Kristiyano, yung mga alagad ng ating Panginoong Kristo. So, pero ang patunay niya rito, mismong siya, bukod doon sa 500 people, ay nakasaksi sa tunay na pangyayari na si Jesus ay namatay, si Jesus ay inilibing, at si Jesus ay muling nabuhay. So verse 10, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, but by the grace of God, I am what I am. And His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them. Yet, not I, but the grace of God that was with me. So sa verse 11, ganito ating mabasa, whether then it is I or they. Ang tinutukoy po niyang they ay yung iba pang mga apostol ng ating Panginoong Kristo at iba pang mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi doon, whether then it is I or they, this is what we preach and this is what you believe. So sinasabi ni Apostle Pablo, hindi ako nag-iisa sa turong ito. Hindi ako nag-iisa sa katuruan ito na si Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Hindi ako nag-iisa sa pangangaral nitong ebanghelyong ito, mabuting balitang ito. Bakit? Kasama ko sila. Kaisa ko sila. Na hindi lang ako nangangaral nito, kundi sila man ay iisa ang aming ipinangaral at itong aming ipinangaral, ito rin ang inyong sinasampalatayana. So, matatag yung sabi ni Apostle Pablo rito. Matatag yung kanyang pagpapatunay. Bakit? Sila-sila man ay nakasaksi na itong pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus ay tunay na naganap. At itong mga taga-Korinto na kanilang sinusulatan, ito naman yung inyong sinampalatayanan na kumbinsi kayong tunay ang aming sinasabi na may Jesus na namatay, may Jesus na nilibing, at may Jesus na muling nabuhay sa mga patay. Ito ay pagpapatunay na yung ipinangako ng Diyos sa matandang tipan ay tunay na kanyang tinupad. Ano ang pangako ng Diyos sa matandang tipan? May susuguin siyang Kristo. At ang Kristong ito na kanyang susuguin, siya yung magbe-bless ng lahat ng nasyon. Siya yung magliligtas ng lahat ng bansa. At nagkataong si Jesus ay namatay, nilibing, at muling nabuhay sa makatuwid, natupad, dumating na nga ang Kristo sa katauhan ni Jesus. At ang pagpapala ng lahat ng mga bansa ay isinakatuparan na ng Diyos. Kaya nga, mabuting balita. Diba? At nakita natin ngayon yung relasyon. Noon binabasa ko ito nagtataka ako sabi, ang mabuting balita yung nando sa Galatia. Bakit dito ang mabuting balita ay may kinalaman sa resurrection? Ang mabuting balita sa Galatia ay may kinalaman sa blessings of all nation. Diba? Kaya yung iba, pinagsasabong yung mga talata. Pero sa akin, nakikita ko, iisa lang po ito. Na? Dito ay pinakita na ang Jesus na ito ay namatay at libing at muling nabuhay. Therefore, siya ang Kristo. At kung siya ang Kristo, ayon sa matandang tipan, siya na nga ang ipinangako at ipinangaral ng Diyos na ebanghelyo kay Abraham na blessings of all nations. Sapagkat sinabi ni Apostle Pablo,
ang magsasakatuparan niyan, yung Galatians chapter 2 verse 8, ay si Jesus, sapagkat yun ang sinabi niya doon sa verse 16. Diba? Sinabi niya, hindi sa lahat, hindi niya sinabi mga binhi. Ang sinabi niya, isang binhi sa mga tuwid bagay, ang Kristo. So ang Kristo ang magpapala ng lahat mga bansa. Ang Kristo na ipinangako ng Old Testament ay mamamatay, lilibing at muli mabubuhay. Ang Jesus na ito ay namatay at muli nabubuhay. Therefore, siya ang Kristo. Siya ang magpapala ng lahat ng mga bansa. E ano ngayon to? Ano? Bakit mabuting balita rin sa atin ito? Sapagkat ito, kung si Jesus ay muling nabuhay, sinasabi na po sa Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 15, mabuting balita ito para sa atin sapagkat tayo rin ay muling bubuhayin. Sapagkat yan pangako ng Diyos. Tayo ay muling bubuhayin at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan na makakasama niyo doon sa sangkalangitan. At ito ang magandang ebidensya na tunay ngang bubuhayin ng Diyos ang mga patay sapagkat binuhay na muli ng Diyos ang Jesus na ito mula sa kanyang kamatayan. Kaya yung mga susunod na talata, doon na po natin, ano, yun na po yung pag-uukulan ng oras ni Apostol Pablo sa pagkukumbinsi sa mga taga-Korinto. So pansinin po natin dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 12, ang ganito po ating mabasa. But if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can some of you say that there is no resurrection from the dead? May pinangangaral na si Kristo ay namatay na muli. Bakit may iba sa inyo na nagsasabi no, na walang pagkabuhay na magmuli. Totoo po yun. Sa panahon nila, merong hindi naniniwala sa pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Sa panahon natin, marami ang hindi naniniwala. Ang alam nila, ito lang ang buhay. Kaya nga sinasamantala lang yung pagkakataon. Sabi nila, life is short, kaya nag-i-enjoy sila. Lahat ng mga materialism gusto nila makamit. Lahat ng mga bagay sa mundong ito, mga kaligayahan na kahit na magdudulot ng kasalanan ini-enjoy nila sapagkat ang alam nila pagkatapos ng buhay na ito, this is it, wala na. At sa panahon nila ng ating Panginoon Kristo, sa panahon ng mga apostol, meron ring mga taong naniniwala na walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay. At tiyakin natin kung sino ito. Ito ay yung mga grupo po ito ng mga relihiyon. Grupo po ito ng nagsasapraktika ng kanilang pananampalataya at ang tinutukoy ko po ay ang mga sadusyo. Noon po ay merong dalawang malalaking pangkat no ng pangrelihiyon, no? Yung po mga Pariseo at yung po mga sadusyo. At sila'y dalawa ay may pagkakaiba ng paniniwala dito. Ang mga Pariseo naniniwala may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kaya pag yun ang tinuturo ng ating Panginoong Kristo, kabig sila kaya sa ating Panginoong Kristo eh. Pero siyempre, hindi gusto ito ng mga Pariseo mga Sadusyo sapagkat ang mga Sadusyo nung panahon nila ay hindi naniniwala sa pagkabuhay na muli sa mga patay. At sa panahon natin, napakaraming mga taong hindi rin naniniwala sa pagkabuhay sa mga patay. So, meron po tayo, babasahin mga talata, i-note po lang para ipakita sa inyo na sa panahon nila ay meron talaga mga taong hindi naniniwala sa mga patay. At doon tayo magbabasa doon sa Matthew chapter 22 verse 23, babasahin rin natin yung Luke chapter 20, 27, babasahin rin po natin yung Acts chapter 23, 23. Ganito po ating mabasa. On that day, some Sadducees who say there is no resurrection came to Jesus and questioned him. Ito yata yung question niya tungkol doon sa ang daming napangasawa kung sino mapapangasawa pagdating sa langit. So, meron rin sa Luke chapter 20:27, sabi, now there came to him some of the Sadducees who says there is no resurrection. At doon sa Acts 23:23, mga Sadducees rin po ito. At ang sabi, for the Sadducees say
that there is no resurrection, nor an angel, oh, pati sa angel, hindi sila niniwala, nor a spirit, but the Pharisees acknowledged them all. Na pag iba yung paniniwala ng ano ng mga Pharisees, naniniwala ang mga Pharisees na ano sa mga spirit, naniniwala ang mga Pharisees sa angels, naniniwala ang mga Pharisees sa pagkabuhay na magmuli, pero kaiba sila sa paniniwala ng mga Sadducees. Ang mga Sadducees ay hindi naniniwala dito. So yun ang tanong ni Apostle Pablo, bakit mayroong mga hindi naniniwala? Ulitin natin, basahin po yun, ano? 1 Corinthians chapter 15 verse 12. NIV po ang ating babasahin, na sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, but if it is preached that Christ has been raised from the dead, how can someone of you say that there is no resurrection of the dead? So tuloy natin ang pagbasa. Sabi doon sa 13 ay ganito, sabi ni Apostle Pablo, if there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. Diba? Totoo yun. Kung hindi binubuhay na maguli ang mga patay, eh hindi sana binuhay si Kristo. No? And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. Sabi niya po sa Pablo, eh kung hindi binuhay na maguli si Kristo, eh walang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Di ba? Eh yung aming pangangaral, eh walang saysay. Kasi nga, ito yung aming pinangangaral eh. Eh walang saysay yung aming pangangaral, eh pinaniwalaan nyo, wala rin saysay ang inyong ano, pananampalataya. Di ba? Sabi ni Apostle Pablo, walang saysay. Eh walang pagkabuhay na maguli eh. Kung walang pagkabuhay na maguli, eh kasi nung aling ipinangangaral namin na buhay si Kristo. Ha? Eh yung aming pinangangaral, ano? Walang kwenta. Walang saysay. Useless. At ang inyong pananampalataya, ano? Walang kabuluhan. Naniwala kayo. Yun ang sinasabi ni Apostle Pablo. Tuloy natin ang argumento niya. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 15, ay ganito, more than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him. If in fact the dead are not raised. So, mahirap yung bulol, ano? Nabubulol lagi. Okay, so pansinin po natin yan, ano? Eh, sabi ni Apostle Pablo, eh, nagiging bula ang saksi kami tungkol sa Diyos. Na sinasabi namin, binuhay ng Diyos na muli ang Kristo, tapos hindi naman pala totoo. So, nagsisinungaling lang kami. So, ayun yung mangyayari doon. Ano? So, makikita natin domino epekto eh. Ha? Sabi namin, may pagkabuhay na magmuli. Tapos, sabi namin, binuhay na magmuli si Kristo. Yung pala, walang pagkabuhay na magmuli. Ha? Eh, pilit namin pinangangaral ito. Eh, nagiging saksing bulaan kami. Ang nangyayari, walang kabuluhan yung inyong ano, pananampalataya. At sabi rito, for we have testified about God that He raised Christ from the dead, but He did not raise Him. If in fact, the dead are not raised. Kung totoong ang mga patay ay hindi muling binubuhay, natural, hindi rin sana binuhay na muli si Kristo. Pero ang totoo, si Kristo ay binuhay na muli ng Diyos, hindi kami bulang o sinungaling ng mga saksi ang inyong naririnig sa amin tungkol sa pagkabuhay na muli nito ay ano, ay katotohanan. Okay, verse 16 to 17, ganito po ating mabasa. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. And if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Sabi ni Apostle Pablo, kung talagang hindi binubuhay na maguli ang mga patay, eh di si Kristo hindi rin binuhay. Diba? At kung si Kristo ay hindi binuhay, eh yung pananampalataya ay walang saysay. Kasi walang saysay yung aming pinangangaral eh. Di wala rin magiging saysay yung inyong ano, pananampalataya.
At kung walang saysayin yung pananampalataya, kung hindi dumaan si Kristo doon sa death, burial, and resurrection, eh hindi na pagbayaran inyong mga kasalanan, ano, eh hanggang ngayon may kasalanan kayo. Nakuha natin yan? Kung hindi si Kristo namatay, inilibing, at hindi siya muling nabuhay, eh sayang, hindi pala totoo na ano, namatay siya para pagbayaran ating mga kasalanan. At nabuhay siya muli para absweltuhin ang ating mga kasalanan. Pero totoo nangyari ito, ibig sabihin, ano, wala na kayo sa inyong mga kasalanan. Pero kung naniniwala kayo na walang pagkabuhay na maguli, at hindi si Kristo na buhay na maguli, ano sabi ni Apostol Pablo, eh, nananatili kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi pa rin napagbayaran ang inyong kasalanan sa makatuwid, nananatili pa rin kayong makasalanan. Okay, sa verse 18 to 20, ganito po ating mabasa, 1 Corinthians chapter 15, 8 to 20. NIV na po aking babasahin. Ang sabi po ng banal kasulatan ay gano'n. Then those who also have fallen asleep in Christ are lost. No, sayang yun, ano? Yung mga nangamatay na ito yung sinampalatayanan nila. Namatay sila na ito yung sinasampalatayanan nila. Eh, ano nangyari sa kanila? Eh, wala. No, nawalan saysay, no? Sabi doon sa 19, sabi, if only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Bakit? Naniniwala tayo meron muling pagkabuhay. Kaya nga kontrolado natin yung ating buhay. Di ba? Ayaw nating humalubilo o ayaw nating ma-impluensyahan nung mga may prinsipyo, life is short, kaya salamantalahin natin lahat ng mga kalayaw dito sa mundo, iniwasan natin yun eh. Kasi nga, yun ay hindi magtataguyod sa atin sa buhay na walang hanggan eh. Hindi magtataguyod sa atin na tayo muling bubuhayin eh. Eh naniniwala tayong muling tayong bubuhayin, kontrolado natin yung ating kilos. No? Ang iba nga, para lang hindi matukso, hindi nga nanonood ng sine. Kasi marami raw violence, marami raw mga masasamang mga pinakikita ang sine. Diba? Yung iba ayaw sa technology. Kasi nga, kinokontrol niya yung sarili niya na huwag magkasala sapagkat gusto niya pagdating ng araw na siya'y mamatay, ay muli siyang bubuhay. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakawawa. Kung wala talagang pag-asa sa pagkabuhay na maguli sa mga patay, tayong mga umaasa kay Kristo ay pinakakawawa. No? Hindi natin in-enjoy yung ini-enjoy nila. Di ba? Hindi tayo naglayaw. Di ba? Hindi tayo sumabak dun sa tinatawag na materialism. Kasi umaasa tayong muling tayong bubuhay ng Diyos, nagpakaiba tayo sa iba, tayo pinakakawawa kung hindi tunay ang pagkabuhay na maguli sa muhay. Then those who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. Sabi doon sa 20, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Sabi ni Apostol Pablo, si Kristo ang pangunahing bunga ng tunay na pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Inaargumento kasi nila doon, nauna si Lazaro Iba yung pagkabuhay na maguli ni Lazaro kaysa sa pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Yung pagkabuhay ng muli ng ating Panginoong Kristo, pagkabuhay na wala ng kamatayan. Okay, at yun rin ating tatamuhin kapag tayo muling binuhay sa mga patay. Kaya nga sabi doon sa verse 21 to 23 ay ganito, for since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made
alive. No, in comparison ng ni Adam, si Adam na influensya yung mga tao magkasalanan, magkaroon ng kasalanan, so sila ay nangamatay. Pero nung dumating ang ating Panginoong Kristo na siya ay nangangako ng buhay na walang hanggan, eh ang tao ay ano, muling nabuhay kung tayo ay sasampalataya sa kanya. But it's in turn, as sabi doon, Christ the first fruit, then when He comes, those who belong to Him. O, sabi nga, kung muling binuhay ang ating Panginoong Kristo, siya yung first fruit at tayong mga umaasa sa kanya, ay ano, nasa kanya, ay ano, ay bubuhaying muli rin. Kaya yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. No, maniwala kayo na may merong pagkabuhay na maguli sapagkat si Kristo ay muling binuhay, may pag-asa tayo na tayo rin ay muling bubuhayin kung tayo ay mananatili sa kanya. Balik natin, 'di ba? Ang mabuting balitang ito ng pagkabuhay na muli sa mga patay na aking ipinangaral, na inyong tinanggap, ano, kakamitin niyo ito, kayo'y maliligtas kung kayo ano, matyagan yung iingatan ang mga bagay na ipinangaral ko sa inyo, na inyong ano, pinananatilihan. The gospel that I preach, the gospel that you receive, and the gospel you stand and hold firmly. Okay, tuloy natin. Sabi po doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 26, ganito po ating mabasa. Then the end will come when He hands over the kingdom to God, the Father, after He has destroyed all dominion, authority, and power. For He must reign until He has put all His enemies under His feet, and the last enemy to be destroyed is death. So, pansinin po natin ito, no? I-hand over ng ating Panginoong Kristo yung kaharian sa Diyos. So, paano po magkakaroon na ano, nung time na pupunta siya dito sa lupa para maghari? Ngayon ay naghahari ng ating Panginoong Kristo at kung matapos niya, mapufeed niya lahat yung mga plano na pinakahuling i-destroy niya yung death, eh na-destroy niya na nga eh. Meron ng, nagkaroon na ng reality yung resurrection eh. Kung nagkaroon na ng reality and resurrection, therefore, ang death ay ano, ay na-destroy niya na. At handa niya nang ibigay sa Diyos yung ano, yung kaharian. So paano pa niya ibibigay paano pa niya pagkaharian to 1000 years dito sa lupa? Pansinin po natin 'yan ano. So, makikita natin hindi realistic yung sinasabi maghahari siya dito ng 1000 years sa lupa sapagkat ang plano niya eh maliwanag, simple ang plano ng ating Panginoong Kristo nung siya ay mamamatay na, naandun sa Garden of Gethsemane, ang sabi niya, in my Father's house, there are many mansions. Pupunta ako doon. Ipaghahanda ko kayo ng lugar ng inyong titirhan. Kapag prepared na ang lahat, bababa ako. O bababa nga po siya. Pero ang sabi niya, sinabi po niya, 1,000 years pa, mananatili. Hindi, sabi niya, bababa ako upang sunduin ko kayo. Kung nasaan ako, doon tayo lahat. Nakuha natin yon. Simpleng plano ng ating Panginoong Kristo. Doon siya mag-prepare. Pag na-prepare na, bababa siya para sundin tayo at ilalagay tayo doon sa mga lugar na pinaghandaan sa atin. At hindi yun lupa, kundi yun ay sangkalangitan. Sapagkat ang sabi niya, in my Father's house, sa tahanan ng aking Ama. So verse 27, ganito po ating basa. For He has put everything under His feet. Now when it says that everything has been put under Him, it is clear that this does not include God Himself who put everything under Christ. So pag sinabi pong, ito po ay illustration po ito, yung ilalagay mo sa ilalim na tungtungan ng iyong mga paa. Yung pong mga hari po sa Old Testament, kapag nananalo po sila sa digmaan, nakokonquer nila yung kaharian, sa mga kaharian, ano? Nakokonquer nila mga kaharian, gumagawa po sila ng footstool. Na, gumagawa po siya ng footrest.
na yung tungtungan ng kanilang mga paa, nakaupo sila sa kanilang trono, meron silang tungtungan ng mga paa. Andun ukit yung mga kaharian na kanyang sinakop o yung hari mismo, yung figura ng hari na kanyang sinakop na tinalo niya naroon. So ibig sabihin nito, nagpagtagumpayan na ng ating Panginoong Kristo yung kanyang laban. Yun po yung sinasabi doon, nakalagay doon, for he has put everything under his feet. Now when it says that everything has been put under him, lahat-lahat po yun, pero hindi kasama yung Diyos Ama. Okay? It is clear that this does not include God himself who put everything under Christ. Okay? So 28, ganito ating mabasa. When he has done this, kung natapos niya na yung kanyang gawain, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him so that God may be all in all. So walang plano ang ating Panginoong Kristo na bababa sa lupa para maghari. Ang plano niya, pag natapos niya na ang lahat ng kanyang magawa, isusurrender niya na sa kanyang Ama. Na at sila ay maghahari magpakailan. Okay, so verse 28, ganito ating mabasa. Now, if there is no resurrection. Ito, isang question ito na hindi naman ito pinapractice. Wala tayong mababasa sa banal na kasulatan na pinractice ito. Pero may binanggit siya po sa Pablo, mayroong mga taong nagpa-practice nito. At ito yung ginawa niyang argumento. Eh bakit kayo pinapractice nyo yan? Na kung walang pagkabuhay na magmuli sa mga patay, yung mga namatay nyo, eh nagpo-proxy kayo. Ha? Kunyari, namatay yung sister ko, ang gagawin ko, magpapabautismo ko in behalf of her. Okay? Eh bakit mo pinababautismo ni sister mo? Kung hindi ka naniniwala sa pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Yun yung argumento ni Apostol Pablo. Na ito nag-exist ito, pero ito hindi practice ng mga alagad, no? Binanggit lang ni Apostol Pablo. Pero na kanyang kapanahon na nag-exist ito, pina-practice ito. Kaya nga ito yung inargumento niya sa kanila. Okay? Na ba't kayo, 'di ba? Eh sister niyo namatay, ikaw nagpapabautismo para sa kanya. Eh anong saysay noon? Wala namang pagkabuhay na muli sa mga patay. Eh patay na 'yan eh, bakit mo pa bibigyan ng kahalagaan? Di ba? Eh, hindi naman rin siya mabaling mabubuhay, mabubulok na siya. Pero bakit yung ginagawa ito? Kung hindi kayo naniniwala na meron talagang resurrection from the dead. So inconsistent yung mga kumukontra kina Apostol Pablo tungkol sa pagkabuhay na muli sa mga patay. Sapagkat, hindi ka nga naniniwala na may pagkabuhay. Bakit concern mo pa na magbautismo ka para sa kanya. Ayan, yun ang argumento na po sa Pablo eh. Wala na yon, libing na yon, maagnas na yon. Eh, bakit ka pa nagpapabautismo para sa kanya? Ano ang purpose? Di ba? Ano connect? O sabi nga, di ba, yun yung usong ngayon ng salita. Ano connect? What is the relevance? Yeah, yun ang sabi niya po sa Pablo. Now, if there is no resurrection, what will those who are baptized for the dead? If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? Bakit nga ba? Diba? Para rin yung yung doctrine ng nagdadasal sila doon sa mga patay samantalang final na sabi ni Abraham doon sa Luke chapter 16, final na. Kung napunta ka dito, dito ka na. Kung napunta ka dito, dito ka na. Pero may nagdadasal para sa kanila. Anong purpose? Di ba? Anong purpose na pinagdadasal mo yung namatay? Wala eh. Di ba? Kasi final na ang sabi doon sa Luke chapter 16. Kung mapunta ka sa Abraham Bosom, Abraham Bosom, eternal life ka na. Pag napunta ka doon sa hadis ng pagdurusa, distinct to hell ka na noon kahit ano pang gawin. So, hindi ka na dapat pagdasal. Ganun rin to. Hindi na dapat bautismohan pa para sa mga patay. Hindi ka dapat magpabautismo para sa iyong namatay.
kung hindi ka talaga naniniwala na may pagkabuhay. Kasi inconsistent yung kilos mo. Okay, verse 28. Ganito po ating mabasa. And nabasa natin 32 na po. Ano? Uy, lumaktaw, ano? If I fought with a beast in Ephesus with no more than human hopes, sabi niya, what have I gained? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Okay, sabi na po sa Pablo, kung hindi muling binubuhay ang mga patay, mali yata yung verse na nailagay ko. Okay? Sabi doon, kung hindi na muling binubuhay ang mga patay, eh sayang lang yung pakikipagdigma ko. No, sayang lang yung paghawa ko sa pananampalatayang ito na ano, nanganib yung buhay ko sa mga leon. Ang mga Kristiyano, ay ano, kapag nahuhuli sila, pinakakain sila sa leon eh. Alam na mga Kristiyano yon. Alam rin nila Apostol Pablo yon na posibleng mamatay sila sa pangangaral nila ng katotohanan ito. Pero patuloy silang ipinangaral sapagkat ano, naniniwala silang ito'y totoo. Okay, sabi, if I fought with wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? Ano nga bang ang mapapala ako? Diba? If the dead are not raised, let us eat and drink, for tomorrow we die. Diba? Yun na nga, samantalay na natin. No? Ito na lang ang buhay, isa lang ang buhay. Samantalay na natin, magpakalayaw na tayo. Total, wala naman tayong ano, aasahan pa. Total, mamamatay rin lang tayo at hindi tayo muling bubuhay. So, yun sinasabi na po sa Pablo rito. Ipinakipaglaban niya ito. Kahit na maatang pa siya na ano, ilagay siya sa ano, sa harap ng leon. No, yung mga lagay tayo ng picture. Ito ang sinasapit ng mga Kristiyano noon na naniniwalang may pagkabuhay na maguli sa mga patay. Hindi sila natatakot. No, tingnan niyo po yung picture ano sa bandang kanan may mga nakatali sa pole at yan po ay sinisilaban ni Nero. No, at yung mga Kristiyano ay mga alagad ng ating Panginoong Kristo nag-aantay na ano, lapitan na sila ng leon at sila ay kain. Kung hindi totoo na may pagkabuhay na muli sa mga patay, sayang ang pananampalataya ng mga taong ito. Okay? At sayang ang pananampalataya natin kung walang pagkabuhay na muli sa mga patay. Sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34, dito po natin tatapusin. Yung part 2, sana po ay mabigyan tayo ng pagkakataong muli ng ating Panginoong Diyos na muli kong maipangaral ang part 2. Sapagkat yung part 2, doon i-describe kung ano tayo sa muling pagkabuhay natin sa mga patay. Okay, ito na po ang uling talata ng aking babasahin. Ang sabi po doon ay ganito. 1 Corinthians chapter 15 verse 33 to 34. Do not be misled. Bad company corrupts good character. Come back to your senses as you ought and stop sinning. For there are some who are ignorant of God. I say this to your shame. So sabi na po sa Pablo, ayusin niyo yung inyong mga senses, no? Ang masamang kasama nag-aano yan ng mabuting pag-uugali. Madadamay tayo sa kanila. Tayong naniniwala na may pagkabuhay na magmuli, mabuhay tayo na iba sa iba at tunay tayong maniwala na tunay ngang may pagkabuhay na magmuli at tayo bubuhayin upang tayo bigyan ng buhay na walang. So kung si Jesus, siya'y naging tao, siya'y namatay, inilibing at muling mabubuhay, ang bawat isa sa atin na ano, belong to Him, will also be raised from the dead and be given eternal life. Part 1 po ito, asahan ko po, bibigyan tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon Diyos na ibibigay sa atin ang oras na mapakinggan yung part 2. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana po ay nabusog ko
ang inyong mga espiritu. Thank you, Brother Gambot, for the very good and inspiring lesson. No? Isang magandang pagpapaalala sa atin yung na meron tayong inaasahan, no? Yung na pagkabuhay na maguli sapagkat nangyari sa ating Panginoon. At ang ating pananampalataya ay hindi walang kapul. Asahan po namin yung part 2. No? Excited po kami doon. Pag-usapan na lang po natin yung next schedule po ninyo. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy. Awitin po natin ang hymn number 198 bilang paghahanda po sa ating gaganaping pag-alala sa kamatayan ng ating Panginoon. Hymn number 198, There is Power in the Blood. At tayo po ay pangungunahan ni Brother Doy sa atin pong gagawing pag-alala sa kamatayan ng Panginoon.